Hi guys, panoorin natin tong video na ito ng Calye Sorbi tungkol sa kung sino mas magaling na administrasyon, kay PBBM ba o kay former President Duterte. Tara, panoorin natin tong Calye Sorbi natin. Hey guys, dito tayo sa Dolomite, magka-Calye Sorbi tayo tungkol sa kaninong administrasyon ka papanig o boboto, no? Ito isang sa Calye Sorbi po, mga kababayan natin, no? Taga saan kayo, sir? Cagayan de Oro po. Ano pangalan niya, sir? Rafi Mike. Rafi Mike. Sir, Rafi Mike, ang tanong ko ay sa present administration ng PBBM versus sa past administration ng Pangulong Duterte. Ang tanong ay sino mas magaling? Hindi ko masabi, sir. Parehas magaling. Parehas magaling. Mamimili ka lang. Isa, wala naman kaming kwando. Pero mas magaling siya, no? Si Tatay Digong. Bakit? Mas marami yung okay, yun. Yun ang opinion niya, sir. Irespeto natin, no? Ayan, salamat. Ma'am, ano pangalan niya pala, ma'am? Si Sara po. Si Sara. Anong papilido niya, ma'am? Buen Consejo po. Buen Consejo. Taga saan kayo, ma'am? Taga Batangas. Sa Batangas. Pamimiliin ko kayo, ma'am. Present administration ng Pangulong BBM at saka versus Pangulong previous administration ni Pangulong Duterte. Pamimiliin ko sino mas magaling sa kanila. Halos parehas sila eh. Kailangan mamimili ka lang ng isa. Choose ka lang ng isa. BBM pa rin. BBM ka. Yes. Bakit? Kasi maayos lang. Ayos lang siya. Yan. Type ko lang. Okay. Salamat! Ma'am, good morning. Ngayong umaga, no? Ano pangalan niyo, ma'am? Renaline po. Ano apelyido? Manzano. Taga saan kayo, ma'am? Ito lang po, sa Metarola po. Sa? Carola, Sampaloc. Sampaloc. Ganito, ma'am, tanong natin, no? Ngayon, administrasyon ni PBBM, no? Ni Bongbong Marcos. Versus administrasyon ni former President Duterte. Sino mas magaling sa kanilang dalawa? Parehas. Parehas. Pero mamimili kayo ng isa, ma'am. Kung sino? Ilocano ako, siyempre, PBB. Kaya, pag ano, bakit? Ilocano kayo, no? Opo. Sige, ma'am. Salamat. Ano pangalan niyo, ma'am? Shiba po. Ano ang apelido niyo? Prudente po. Prudente si sir? Gerald po. Gerald. Perdón. Prudente. Perdón. Perdón. Pero magkasama kayo. Ano po? Magkalipin. Okay. So, may itatanong ako sa inyo, Sir Ma'am, no? Sa ngayong panahon, administration ni PBBM at saka administration ni previous administration ni Pangulong Duterte, no? Previous president. Sino mas magaling? Si Duterte po. Kayo, Sir? Duterte. Duterte. Bakit? Marami po nagbago sa kayong mga adik talaga. Ligpit. Kayo, Sir? Marami naman problema ano kasi, dating madumingin. Ganun. Sige po, salamat po. Wala pa nga, 2 years as ano pangalan niyo, ma'am? Ano? Ikaw po. Grace po. Ha? Grace. Si Ma'am Grace. Ma'am Grace, ang tanong ko ay, sa kayong panahon, administrasyon ni PBBM, no? Ikukumpara natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung baga sa kwan, yung term ni Pangulong Duterte mahaba, no? Ikakat natin din doon sa 2 years kasi 2 years din si PBBM, di ba? Kung pamimiliin kayo, ma'am, sa panahon ni Pangulong BBM at sa panahon ni Pangulong Duterte, saan ang pipiliin nyo? Sa ano na lang, siyempre sa BBM na lang, suportahan na lang natin dahil siya ang nakaluklok ngayon, eh. Okay. Gustoin man natin o hindi, siya ang nakaluklok, siya ang nagkaroon ng Panginoon. Sige, so, salamat, ma'am. Diana Concepcion. Diana? Concepcion. Concepcion. Taga saan pala kayo, ma'am? Palawan. Palawan po. Quezon. Palawan. Quezon, Palawan. Oo, malayo. Kung kayo pamimiliin, the same question, ma'am, no? Panahon ngayon ni PBBM, ikumpara natin sa panahon ni Pangulong Duterte, sino pipiliin? Kaninong administrasyon ang magaling? Magaya rin sa kanya, ganun din kami. Kasi ano din kami, BBM din kami. BBM din. Okay. Sige po, salamat.
Charity. Oh. Taga saan kayo, ma'am? Taga Ilocos Norte. Ah, maganda to. Kasi yung kasi kayo, yung ma'am, interview namin ni sinasabi. Ano pangalan niyo, ma'am? Taga Davao. Taga scripted daw pero hindi. Taga Marinas. Ah, Las Marinas, Cavite. Unahin muna natin tong kababayan natin, Ilocana. Ah, ma'am, sa panahon ngayon, no. Administrasyon ni BBM, no. Dalawang taon na si BBM sa gobyerno. Ikukumpara natin doon sa kay versus kay BB kay former president Duterte sa 2 years niya rin, no. Kung kaya pamimiliin, ma'am, sino mas magaling? Physically po, mas maganda po talaga yung naging impact ni Duterte, lalo na po in crime, sa mga krimen na nangyayari po sa ating bansa. Kasi yung mga drug addict po, na-control niya, ganun yung mga krimen, kasi nagawan niya ng paraan, kasi natatakot, kasi nga bakal, kamay na bakal ang pinairal niya. Unlike today, parang wala pong nangyayari. Sad to say, pero kahit po kababayan ko po si BBM at Maka Marcos kami, sa totoo lang po, parang walang nangyayari. Nawa po, President Bongbong Marcos, yung pangako nyo noong uupo kayo, nawa ngayon, pakita nyo sa amin yung pagbabago ng Pilipinas. Yan lang. Ay, bro, may pahabol ako kay mama. Sa tingin niyo po ba, meron po bang sa panahon ngayon na si PBBM ay merong mga nagsipagbalikan ng mga hindi natin inaasahan? Nakuha niyo po yung tanong ko? Katulad po ng ano yung... Like yung mga sa drugs? Opo. Ngayon, nung hindi na si Duterte, talamak na naman ang drugs. Ay, talaga po. Thank you po. Thank you. Kayo, ma'am. Kayo, ma'am. Anong pangalan niyo nga uli, ma'am? Marcy po. Si Ma'am Marcy, taga Cavite. Cavite po. Oo. So, the same question na tatanong namin. Sa panahon ngayon ng ni PBBM versus sa panahon ni Pangulong Duterte, ikat lang natin hanggang 2 years lang si panahon ni Pangulong Duterte. Parehong 2 years lang. Pareho sa 2 years. Sino pipiliin niyo po? Sino magaling na administrasyon? Para po sa akin na Duterte pa rin. Kumbaga, kasi nung panahon ni Duterte, merong kumbaga lahat discipline, mga police natin, kumbaga yung mga less yung criminality sa environment. Unlike ngayon, kumbaga medyo lumuwag lahat kasi ngayon eh. Kumbaga yung drugs, kumbaga wala nang takot yung ano sa mga crimen na gumawa. Unlike before. Yun na ba? Yun lang. Thank you! Thank you. Ano pangalan niya, sir? Mario Santana. Taga saan kayo, sir? Dito sa Pilipinas? I'm from Rizal, Taytay Rizal. Oh, Taytay Rizal. Tapos, Filipino-Canadian? I'm Canadian. Canadian. Okay po, si Brother Warren po. Ako si Brother Warren. Sir, hello sir. No? Sa panahon ngayon, sir, administrasyon ni PBBM at saka versus administrasyon ni Pangulong Duterte, ilagay lang natin hanggang 2 years sa administrasyon ni Pangulong Duterte kasi ang Pangulong Marcos ngayon 2 years pa lang. Kung kayo pamimiliin, sir, sino mas magaling na administrasyon? Personally, kasi right now, wala akong naririnig masyado kay Marcos. Although, Marcos ako, Marcos baby kasi ako eh. Oh, okay po. Ever since talaga mga Marcos ako. But I don't know anything about Bongbong. So, nung ma-elect siya, nung ma-nominate siya, sabi ko, there must be something good about this guy. That's why people chose him. But right now, parang wala yung popularity na, I don't know kung gaano kataas. Parang wala pang nangyayari. Compared kay Duterte, kaya Duterte naman eh, I think he's too aggressive for the Filipinos to catch up. So I don't know what really happened there. Okay. And for me to ako sa sarili ko lang ha. Sarili po. As much as possible I want to stay away from the issue when it comes to politics, and instead of involving myself to politics, I'd rather do my service church community, helping out people and reaching out to those who are in need. Ang politics kasi, whether we like it or not, it's more evil than... Sir, sa akin naman, sir, no, hindi naman to... It deals with the politics kundi sa atin bilang Pilipino. Mm-hmm.
yung pakiramdam nyo bilang Pilipino at ano ba ang nangyayari sa kwan? Wala naman tayo sa politics, mamimili ka lang kung sino mas kwan. I'm with Bongbong. Okay. Salamat. Tingang Marcos speaking. Salamat. Alright, thank you sir. Eto mga kababayan, ang makakasama naman natin. Saan ang pangalan mo bro? Ryan sa bayan. Ryan, anong bayan? Probinsya pa ako. Anong probinsya? La Union. Oh, La Union. So, maganda to, maganda ano, to. Maganda to. Okay, ito yung tanong namin. Very interesting yung tanong namin. Hindi naman lingid sa atin kaalaman, ano. Dito sa yung nangyayari ngayon, yung mga issue ngayon, ano. Ngayon, kung papipiliin ka, within 2 years lang na panunungkulan, ano, yung kay former President PRRD, at saka yung kay PBBM siya ngayon. So ano yung masasabi kung kanino ka? Sino magaling? Sino ang mas pabor ka? Pabor pa rin ako kay Marcos. Marcos, okay. Bakit? Wala. Pag ayos naman siyang malakad, hindi kagaya kay Pangulo Duterte dati. Okay. More on drugs. More on drugs siya, eh si PBBM, on pa naman siya, tawag mo, infrastructure. Meron din si Duterte na infrastructure, pero mas gusto ko kay si Marcos pa rin. Yan ba, eh, dahil sa kababayan mo siya, o talagang naman, gusto mo siya? Nandun na rin tayo, kumbaga nandun na rin yung puso, yung mga Ilocano, parang gano'n. Okay. Ito. Anong pangalan niya, ma'am? Ernie De La Cruz. Taga saan sa Pangasinan niyo? Dagupan po. Dagupan City. Opo. Ang tanong, ma'am, bali sa ngayong panahon, administrasyon ni PBBM no versus administrasyon ni Pangulong Duterte. Former President PRRD. PRRD sa loob ng 2 taon na panunungkulan ni Pangulong ni former President Duterte at saka ngayon pang-2 taon ni PBBM. Kung pamimiliin kayo, ma'am, sino mas magaling na administrasyon? Ano? Kay Duterte. Kay Duterte. Bakit? Lakas boses. Bakit, ma'am? Opo. Dapat po may dahilan. Oo. Hindi lang. Kasi nasugpo niya yung mga ibang krimen, saka yung sa drug. Okay. Sige, ma'am. Salamat. Ay, tayo kasano. Ano pangalan ulit, ma'am? Janet po. Janet, taga-Dagupan din? Opo. Ma'am, this is question tatanong na ano. Sa panahon ngayon ni PBBM versus sa panahon ni Pangulong ni former President Duterte, sino mas magaling? Ano po? Para sa akin po si ano po? Si Duterte po. Bakit po? Kasi po, yun nga po yung sa drugs and then po yung parang naging malinis yung maraming nawalang mga ano po, yung sa pamamahala niya yung maraming nasugpong mga ano nga illegal po. Mga illegal. Sige ma'am, salamat. Thank you po. Ano pangalan niya sir? Jonathan Cañares. Taga saan po kayo sir? Sa pinakamagandang lugar. Saan? Sa Pilipinas, Calamba, Laguna. Wow! Ganito tanong ko ngayon sir. Sa panahon ngayon ni na administration si PBBM, 2 years nga ngayon no. Tapos versus natin sa panahon ni Pangulong, former President Duterte, 2 years din. Pamimiliin kayo, sir, sa obserbasyon, sino mas magaling? Siyempre, Duterte tayo. Bakit? Kitang-kita naman eh. Kitang-kita? Bakit? Kitang-kita naman. Hindi mo kailangan siguro tanongin kung bakit. Kaya nga tinatanong namin bakit. Kasi may mga basir tayo sa'yo. Duterte kasi, nung nakita ko talaga na ano, sa simula pa lang, yung mga krimen, talagang nabawasan. Nabawasan. Tapos, ngayon naman kay Duterte, kasi nag-focus si kay PBBM, si Duterte nung ano eh, ng mga krimen, si PBBM naman sa bigas, yun ang inano niya eh. Hanggang ngayon, wala pa rin eh. Wala pa rin ako na ito. Sige sir, salamat. Thank you sir ha. Kayo sir. Ikaw muna. Ito muna. Ikaw nakaharap po na sir eh. Ano pangalan niya sir? JC Cañares sir. Si Cañares. Anong bayan sir? Anong probinsya? Pinakamaganda, Bulan, Sorsogon. Uy, wow! Shoutout sa mga taga-Bulan dyan, men. Shoutout po sa lahat ng mga Bicolano, lalong-lalo na sa Bulan, Sorsogon. Mukhang nagpa-medical kayo, sir, ha? Nag-donate ng dugo. Saan? Sa pabilya. Pabilya. Sa Red Cross? Sa hospital yun. Hospital. Ngayon, sir, the same question, sir. Sa panahon ngayon ni administration ni PBBM, pang 2 years na ngayon, tapos ikumpara natin versus sa panahon ni Pangulong Duterte sa 2 years din ni Duterte, palagay niya sino mas magaling?
Duterte siyempre. Duterte siyempre. Bakit? Bakit, sir? Kasi unang-una, yung guard ng Pilipinas, napakarami nang nabiling barko. Tapos yung mga pandigma ng Pilipinas natin, di ba? Tapos yung mga krimen din, yung mga adik, nabawasan yan. Nabawasan. Eh, sa ngayon, di ko lang alam, parang may bumabalik na naman. Tsaka yung bigas natin eh, yun yung inaasahan namin kasi mga mahirap lang kami. Gusto namin yung pangako nilang 20 pesos ang isang kilo, parang walang nangyari eh. Pumaas pa tayo ng 50 maigit eh. 60 na nga sir eh. Sabi 60 na maigit. Pangako. Pangarap nyo, pangarap ko. Apo, apo. Okay. Dito tayo kay sir. Sir. Pangalan sir. Pangalan nyo? Jonet po, Jonet Tarog. Taga saan po kayo sir? Sa Las Marinas, Cavite. Oo. The same question sir. Ngayon sa administrasyon ni Pangulong PBBM, pang 2 years na ngayon, ikumpara din natin sa administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte, pang 2 years, sino mas magaling? Ano? Si... Dito si Romarap? Ano? Duterte pa rin, Duterte. Bakit? Duterte rin. So, Duterte pa rin, sa'yo solido kasi ano eh. Bakit sir? Tama nung yung nawala yung krimen, nabawasan yung krimen. Okay. Nabawasan. Yung mga addict nabawasan din. Okay. Nagsukuan na sila lahat eh. Oh. Ngayon parang, kasi masaya sa amin, maraming bumabalik eh. Sa ngayon ba, doon sa lugar nyo? Bumabalik, parang maluwag na. Maluwag. Parang kasama kaya na sa sumuko din na ano? Muntik na. Nag-joke si brother. Salamat sa uli ma'am. Judith po. Judith, ma'am Judith, dagdag na ako sa pinakuha ma'am. Sa panahon ngayon, administrasyon ni PBBM, 2 years na siya. Ngayon, versus sa panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, sa 2 years niya, tanong ko sino mas magaling na administrasyon? Gusto ko po talaga si Digong po talaga. Bakit? Kasi marami po na ano si Digong po eh, ng mga proyekto, tapos yung passport, kadula po yung passport, naging 10 years na, mga ganun po. Pero walang nakapag-appreciate sa kanya yung sinainan niya yung batas para sa free college education. Oo, saka nung panahon ni Digong yung mga adik, wala na. Oo, totoo. Sige, ma'am, sir, ma'am, ano pangalan niya nga ulit? Diana Rose. Diana Rose. Ma'am, Diana Rose, the same question. Eh, panahon ni PBBM versus panahon ni Pangulong Duterte, sino mas magaling sa kanila? Para sa akin po, si Digong pa rin. Kasi dati po, yung mga adik parang nawawala na dati. Ngayon parang nabalik na naman. Okay. Tapos, ikaw? Nelson? Sa akin naman sir, parang pareho naman silang may katangin. Nga, may, ano, taga saan kayo sir? Taga Sarayayan. Taga Sarayayan, Quezon. Ngayon, ang tanong din, the same question sa panahon ni PBBM at saka sa panahon ni Pangulong Duterte versus sa kanila. No? Sino mas magaling sa kanila? Sa tingin ko si Digong pa rin. Si Digong pa rin. Bakit? Kasi mas sa ngayon, kita nyo naman kung anong magkano yung mga presyo ng mga bilihin natin. Una ang pinagtutuunan niya, sabi ni Marcos, sa farmers. Yung kanyang talagang pagtutuunan, pero wala. Mas parang lalo lumala. Kaya sa tingin ko, mas okay pa si Dito. Salamat sir. Tanong kami mo. Sa panahon ngayon, administrasyon ni BBBM, versus administration ni Pangulong former President Duterte. Sa loob ng 2 taon ni PBBM at sa loob ng panahon ng 2 taon ni BRRD, kung kayo pamimiliin, sino mas magaling na administration? Hindi pa tapos kay Marcos. Si Marcos ako. Ma'am, ang tanong ko, panahon ni PBBM ngayon, nasa 2 years siya, versus sa panahon ni Pangulong Duterte, cut na natin hanggang 2 years din. Sino mas magaling sa kanilang dalawa? Si ma'am mo na sagot mo mayroon. Kung kayo pamimili, si Marcos. Okay. Bakit? Dahil lang po pa nila mga presyo ng mga bigas, mga sa farmers mo. Same question po, ma'am. Yeah, same question, ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Matilde. Taga saan kayo, ma'am? Balintawak. Balintawak, Quezon City. Opo. Sa panahon ngayon ni PBBM administration niya, sa 2 years niya, no? At saka sa panahon ni Pangulong Duterte, versus sa panahon ni Pangulong Duterte, pang 2 years niya, ikakat lang natin ito. Ihambing natin yung administration nila. Sino mas magaling? Tingin ko kay Duterte kasi na ano yung mga adik.
mga nagsasabu. Napipigilan niya ng konti. Pero ngayon, lumalala na naman. Ayun, ma'am.